Ang alamat ni Maui. Matagal na panahon na sa lupain ng Aotearoa, na New Zealand na ngayon, nakatira ang isang babaeng nagngangalang Taranga. Namubuhay siya sa panahong naninirahan ang mga Maori sa bansa. Isang araw, nanganak si Taranga. Ang sanggol na iyong ipapanganak ang magiging karangalan ng Maori. Maraming salamat po, Komatua. Ano ba ang ipapangalan niyo sa kanya, tiya? Ang pangalan niya? Papangalanan ko siyang Maui. Nang gabing yon, nagkaroon ng bagyo. At nasa kani-kanilang tahanan ang mga tao. Gayunman, nasira ang bahay ni na Taranga at ng kanyang anak na si Maui dahil sa malakas na hangin. Tulungan niyo kami! Nawala ng malay si Taranga. Ilang sandali pa, nang marinig ang sigaw niya, nagmadali ang mga tao para puntahan siya. Dinala siya ng mga tao sa ligtas na lugar kasama si Maui. Bilisan niyo! Bigyan niyo siya ng kumot! Nilagyan ng manggagamot ng kumot ang katawan niya at pinatuyo rin ang buhok niya. Nasaan ako? Nasaan si Maui? Binibini, ligtas ka. Pero ang anak mo, hindi, hindi totoo yan. Napaka-irresponsable ko. Napakasama ako. Wala kang kasalanan, Taranga. Nang humina na ang bagyo, kinuha ni Taranga ang anak niyang si Maui at binalot sa isang kumot. Patawarin mo ako, anak ko. Hiling ko na sana mabuhay ka ulit, pero napaka-imposible nun. Pero tandaan mo, espesyal ka at ikaw ang pinakamamahal kong anak. Nilagay ni Taranga ang anak niyang si Maui sa tubig at dinala ito ng mga alon. Lumipas ang ilang taon pero walang nakakaalam kung buhay pa nga siya. Pinanatili siyang buhay ng dagat at iniwan ito sa dalampasigan sa kabilang isla. Oras na para mangisda bago lumubog ang araw. Tayo na, bilisan na natin. Dahil mas mahaba ang gabi kaysa sa umaga. Sana balang araw. Bumagal ang pagsikat ng araw at ang paglubog nito para di na natin kailangan magmadali. Sa gabi ka na lang, mga harap. Marami tayong oras nun. Magmadali na tayo ngayon. Nang mangisda na sila, nakarinig si Rangi ng iyak ng bata. Sinundan niya ang ingay nito at natagpuan si Maui na nakabalot sa kumot. Nako, paano nila napabayaan ang isang sanggol sa dalampasigan? Inuwi ni Rangi ang bata sa kanila. Inalagaan niya si Maui at tinuruan niya ito hanggang sa nagpibinata na ito. Malokong bata itong si Maui at matalino. Masikap at masipag sa mga gawain. Hindi man lang ako nakahuli ng isang isda. Tingnan mo! Nakahuli ako ng higit sa 50. Tama nito para sa ating lahat. Paano mo nagawa yun? Habang lumalaki si Maui, tumatanda na rin si Rangi. Anak ko, ngayong nasa tamang edad ka na, magsimula ka na maglakbay para hanapin ang mga magulang mo. Sinasabi ng kutob ko na hindi ka sinasadyang abandonahin ng mga magulang mo. Gagawin ko po, Komatua. Basta bisitahin mo rin ako dito, anak ko. Siyempre naman po. Naghanda si Maui para hanapin ang pamilya niya. Nakahanda na akong harapin ng kahit na ano. Alon, o alon ng karagatan. Dalin mo ko sa aking pinanggalingan nang makita ko ang dapat kong masilayan. Dinala siya ng mga alon kung saan niya gustong pumunta. Simula na ng paglalakbay! Matapos ang mahabang paglalayag, napunta si Maui sa dalampasigan kung saan siya dinala ng mga alon. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang abala ang mga taganayan sa ginagawa nila. Come
Kumusta, binata? May hinahanap ka pa? Hinahanap ko po ang aking ina. Ah, ganun ba? Ano bang pangalan niya? Ilang saglit pa, umalon sa dalampasigan at nang pabalik na ang tubig sa dagat, may lumitaw na pangalan. Ranga? Ano? Nagulat ang babae rito. Agad siyang umalis para puntahan si Taranga. Anong nangyayari? Basta, sumama kay sa akin. Dinala niya si Taranga kay Maui at namangha ito sa nakita niya. Maui? Ina! Iniwan niyo po ako sa dalampasigan. Inalagaan naman po ako ng maayos doon. Pero bumalik po ako para hanapin ang pamilya ko. Wala nang ano-ano'y niyakap ni Taranga si Maui ng mahigpit at hinalikan niya ito. Maui, anak ko. Natupad ang hiling ko. Kamusta ka naman? Halika, umuwi ka na. Aalagaan kita araw-araw. Inuwi ni Taranga si Maui sa bahay. Pinakakain niya ito ng marami. At niyayakap ito palagi. Nainggit ang apat niyang mga kapatid dito. Alam niyo, kailanman hindi ko nakitang mahal tayo ni ina. Hindi niya ako hinahalikan ng ganun. Ay, nakakabagot. Ah, Maui. Ito pala ang mga kapatid mo. Mababait sila at matatalino. Kagaya mo. Kamusta kayo? Kamusta ka? Nanirahan si Maui kasama ang pamilya niya. Ang pagkaingit ng mga kapatid niya ay napalitan ng galit. O mga anak, aalis ako para magtrabaho. Mamaya ulit at huwag kayong mag-away-away. Naghahanda na ang magkakapatid para mangisda. Si Maui naman ay iniisip kung saan pupunta ang kanyang ina. Teka, may alam ba kayo kung saan pumunta si ina? Hindi ko alam. Kumukuha siya ng masasarap na pagkain doon. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Tsaka, hindi ko rin nakikita si ama. Di rin namin siya nakikita. Sa ibang lugar siya nagtatrabaho. Kailangan kong malaman ito. Umalis si Maui para sundan ang ina. Lalapit sana siya rito pero nakita niyang nakaharap ito sa malaking bato. May ginawa siyang kung ano at nahati ito sa dalawa. Naglakad siya papasok rito. Wow! Pumasok si Taranga. At sumunod naman si Maui. Sa malaking bagong mundong ito. Dahan-dahang naglakad si Maui para magtago sa likod ng mahiwagang puno. Habang may kausap na lalaki si Taranga. Mahal ko, nahanap ko ang anak nating si Maui. Bumalik na siya. Ano? Paano? Kailan siya bumalik? Nako, 3 linggo na. Isa na siyang gwapong binata ngayon. Dalhin mo siya rito agad. Hindi na kailangan. Sinundan niya ako. Andun siya sa likod ng puno. Magpakita ka na, Maui. Alam kong nandyan ka. Sige po. Maui, mahal kong anak. Kung nabuhay ka, paniguradong may kakaiba kang kapangyarihan. Ako po? Alam ko pong matapang ako, pero... Hindi, anak ko. Dapat mong malaman na ako ang tagapangalaga ng Underworld. Akala ko, wala ni isa sa mga anak ko ang may kapangyarihan, pero ipinakita mong mali ako. Tinulungan ni Makiatutara si Maui na magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Mahika. Grabe! Pakiramdam ko, mas lumakas ako. Ngayon, tapos na. Hindi, hindi pa. Para sa apo ko, matagumpay na nakaligtas. Ibibigay ko sa'yo ang kawil ng mga ninuno natin. Sinadya ko ito noon pa man na ibigay sa karapat-dapat. Kayo po pala
ang lola ko. Oo, Maui. Kunin mo ito. At bibisita ka rito sa amin, ha? Kung hindi, ay nako, ikay hahanapin ko. Siyempre naman po, Lola. Niyakap ni Maui ng mahigpit ang kanyang pamilya. Umuwi na sina Maui at Tarangga. Nang sa paglalakad nila, nakita nilang malungkot ang mga taga-Nayon. Ano pong nangyari? Ang agal lumubog ng araw ngayon, kaya di kami makahuli kahit ni isang isda. Matutulog tayong gutom ngayong gabi. Hindi na dapat mangyari ang ganitong sitwasyon kahit kailan. Kakausapin ko ang araw pagsikat niya bukas. At may plano na ako. Sinabi ni Maui sa mga kapatid niya ang plano niya. Hulihin ang araw? Alam mo ba ang sinasabi mo? Magtiwala ka sa akin. Alam kong gagana ito. Alam kong ginagawa mo ito para makilala ka dito sa Nayon. Pero hindi ito nakakatulong. Ano ka ba? Hindi lang ito para sa akin. Para rin ito sa inyo, mga kapatid. Pamilya tayo rito. Kung malakas ako, malakas rin kayo. Sama-sama tayo rito. O siya, sige. Gawin na natin. Pero kung may mangyari masama, ikaw ang mananagot dito. Tayo na! Nang papasikat na ang araw, naghanda na si Maui at ang mga kapatid niya ayon sa plano. Handa na ba kayo? Oo! Ayun! Pasikat na siya! Tatlo, dalawa, isa, manda kayo! Haya! Inihagis ni Maui ang lambat at ang lubid at hinuli ang araw. Ano bang problema niyong mga tao kay aga-aga? Wala lang. Gusto lang namin makipag-usap. Ha? Pwede naman kayo magtanong kaysa naman huliin niyo ako gamit ang lambat ninyo. Tatakbo ka lang kapag yun ang ginawa namin. Oo na, sige na. Bilisan nyo lang. Kailangan ko lang umalis. Wag. Teka lang. Huwag ka munang umalis. Pero kailangan ko nga. Ano bang ginagawa mo at ang aga mo umaalis? Wala lang. Gusto ko lang huminga. Gusto ko lang matapos agad ang trabaho ko. Para makipagkita sa kaibigan mo? Hindi. Para makita ang pamilya mo? Hindi rin. Kung ganun, bakit kailangan mo umalis ng maaga? Eh kasi nga, gusto ko magpahinga. Hindi mo yung magagawa dahil isa kang bola ng apoy. Hindi mo ako makukumbisi kahit kailan. Pakawalan niyo na nga ako. Araw, makinig ka sa aming mabuti. Gusto naming manatili ka rito ng mas matagal para magawa namin ang dapat namin gawin. Ayusin nyo kasi ang oras nyo. Sakto lang ang oras ko. Mahal kong araw, wala kang rason para umalis ng maaga. Marami kaming gawain sa buong araw na kailangan matapos. Kailangan namin magluto, alagaan ang pamilya. Dapat ring matuyo ang mga nilaban naming damit. Inaabot kami ng isang linggo sa pagpapatuyo ng damit. Minsan sa aga ng pag-alis mo, natutulog kaming gutom sa gabi. At sigurado naman, dahil wala kang masyadong gawain, pwede mo kaming paglaanan ng oras para makasama. Pwede ka rin makipaghalubilo sa mga tao at mga hayop. Ah, talaga ba? Gusto niyo ako makasama? Oo naman! Siyempre! O siya, sige na, papayag na ako. Darating ako ng mga 4 na oras. Apat na oras? Hindi! 4 lang! Ano sinasabi mo? Ibig ko sabihin, 4 na oras lang. 4 na ano? Oras nga! Ah! 4 na oras para sa sarili mo.
Hindi nga pwede. Kailangan ko matulog na 10 oras. O sige, ayos yan. Gawin na lang nating 14 na oras. Ganun na lang. Oo na. Naghiyawan sa tuwa ang mga taong nanonood. Masayang pinakawalan ni Maui at ng mga kapatid niya ang araw. Pinagmamalaki na namin, Maui! Mabuhay si Maui at ang mga kapatid niya! Mabuhay! Maui, maraming salamat sa iyo. At pasensya na kung napakasama ako sa iyo noon. Huwag mo nang alalahanin pa yon, kapatid. Natural lang yon. Ang importante ngayon, masaya tayong magkakasama. Maui, anak ko. Ipinagmamalaki ka ng Maori, gaya ng sinabi ni Komatua. Nagpasalamat ang mga taga-Maori kay Maui sa pagkapaamo ng araw.